Nagdidilig ng halaman si Camille kinabukasan nang lapitan siya ni Raymond. Hi! Nakangiting bati nito. Tinapunan lang niya ito ng sulyap. Akala ko pa naman ikaw ang pinakamalakas kong kakampi rito. Bakit ngayon parang mortal enemy na kontratuhin mo ko? Hindi pa rin nagsalita ang dalaga. Ang bigat naman yata ng parusa mo sa konting pagbibiro ko. Saka ano yung sinabi mo kasalanan ko kaya naging matatakotin ka? Kasalanan mo naman talaga. Ingos niya. Bakit nga? Di nga ba nung huling bakasyon ko sa inyo, sa Pampanga, dinala mo ako dun sa ilog na pugad pala ng mga linta? Hindi mo lang alam kung gaanong takot ang naramdaman ko. Nakapitan ako ng mga isabinte at paa. Nilagnat pa nga ako. Tumungo ito na tila naalala ang kanyang sinabi. Ginawa ko lang naman yun para mawala ang pagiging madiriin mo sa lupa at putik. Pero ano naman ang naging epekto nun sa akin? Alam mo bang ilang taon na pagkatapos ng pangyayaring yun? Napapanaginipan ko pa rin ang mga nakakapit na linta sa binti ko. Reklamo pa ni Camille. Kaya ba hindi ka na nagbakasyon sa amin mula nun? Kaya ako nagka-phobia na lumusong sa mga ilog, baha at mapuputik na lugar. I'm sorry Camille, hindi ko alam na ganun na magiging epekto sa'yo ng ginawa ko. Nabugbog man ako ni Papa noon, hindi pa rin pala yung sapat na parusa sa kasalanan ko sa'yo. Sorry talaga pero sana patawarin mo na ako. Pinatay niya ang hose ng tubig at muling humarap dito. Hindi ko naman yung ginawang rason para magkimkim ng galit sa'yo. Kaya lang hanggang ngayon, daladala ko pa rin ang takot. Hinuha nito ang mga kamay niya. Hindi ko alam kung paano, pero nangangako akong tutulungan kita para mawala ang takot dyan sa dibdib mo. Sabi nito sa tinig na puno ng sinseridad habang nakatitig sa kanya. Kumabog na naman ang dibdib ni Camille dahil nanatiling hawak nito ang kanyang kamay. Pinuno ng tuwa ang kanyang puso at namalayan na lang niya na nakangiti na siya rito. Kumusta na mga paa mo? Magaling na. Forgiven na ba ako? Hindi na niya magawang sumagot, kaya tumango na lang siya. Binitiwan naman nito ang isa niyang kamay bago marahang pinisil ang kanyang ilong. Dalawang beses mo nang ginawa yun. Ang alin, pisilin ang ilong ko. Yun kasi ang pinaka-cute sa'yo, nakangiting sabi nito. Nakita na naman niya ang kislap sa mga mata nito. Alam mo ba, nung bata ka pa, inisip kong minsan na ipasipit yan sa mga huli kong alimango. Ganun? Agad niyang kinalas ang kamay at pinandilata nito. Binuhay niyang muli ang tubig na dumadaloy kanina sa hose. At itinutok yun kay Raymond. Nagtatawang sinalag ng mga kamay nito ang tubig at sinikap na maagaw sa kanyang hose. Basang-basa na ito nang makuha yun at gumanti sa kanya. Daig pa nila ang mga musmos na nagbabasaan ng tubig. Sa ganong ayos sila nadatnan ni na Chris at Ron. Nakaramdam ng guilt si Camille habang nakatingin sa kanila si na Chris at Ron. Si Raymond naman ay parang walang anumang bumati pa sa mga ito bago sila iniwan. Hi! Sa wakas ay nagawa niya magsalita. Napasyal kayo. Yayayain ka sana naming dumalo kay Dina. Galing na kami doon at nandun din ang tropa. Ikaw lang ang wala kaya naisip naming sunduin ka. Si Ron ang sumagot habang masusi siyang pinagmamasdan ni Chris. Dahilan para iyakap niya sa sarili ang mga braso. Sasama ako pero hindi ako pwede magpagabi. Wala si na mommy at nagbili na huwag muna ako maglalabas ng bahay habang nasa bakasyon sila. Ayos lang, sabi ni Chris. Maaga ka na lang naming ihahatid. Sandali, pumasok muna kayo sa loob. Magbibihis lang ako. Dumaan muna siya sa silid ni Ate Jean upang magpaalam. Pinayagan naman siya nito matapos alamin kung saan siya pupunta. Napasarap sila ng kwentuhan pagdating kina Dina. Nagpasalamat si Camille at wala roon si Beng. Ibig sabihin, buo pa rin ang barkada. Hindi natupad ang pangako niya sa kapatid na hindi magpapagabi ng uwi. Mag-aalas 11 na ay nagkakasarapan pa rin sila ng kantahan sa video okay. Nakalabas sa front yard ang malaking TV set at nakapaligid silang lahat doon. Nagulat siya ng husto. Alas 12 ng gabi ay nakita niyang tumapat ang van nila sa gate ni Nadina. Kinakabahang napatingin siya sa kaibigan. Naunawaan naman ito ang kahulugan ng tingin yun. Paano kung biglang dumating ang kanyang mga magulang? At hayun siya.
Hindi pa man nagtatagal na nakaalis sa mga ito, ay sumusuway na sa kanilang bilin. Nakahinga siya ng maluwag nang makita ang taong pinagbuksan ng katulong ni Nadina. Alam niyang inis kung hindi man galit sa kanya si Raymond. Hindi siya nito inimik simula nang sunduin siya nito kina Nadina. Bumalik ang dating seryosong mukha nito. "Bakit ka ba nagagalit?" tanong niya nang hindi na makatiis sa pag-iwas nito sa kanya. "May dapat pa akong ikatuwa sa tingin mo? Sorry kung naabala ka sa pagsundo sa akin. Hindi naman yun ang punto. Nangako ka pala kay Jean na sandali ka lang na hindi ka magpapagabi. Anong oras na ba ngayon?" Inis na wika ng binata. "Wala akong natatandaan na binigyan kita ng permiso para sitahin ako." Naiinis niyang sagot. "Right. Pero baka nakakalimutan mo na ipinagbili kayo sa akin ni Tita Juancho at Tita Minda. Responsibilidad ko kayo habang wala sila." "Alam naman ni Ate Jean kung nasan ako ah." "Nagpaalam ka nga pero hindi hanggang ganitong oras. Alam mo bang alalang-alala na siya sa'yo? Iniwan mo ang cellphone mo sa bahay at hindi niya alam ang phone number ni Nadina. Buti na nga lang natatandaan pa niya ang address sa kaibigan mo kaya kita nasundo. At kaya ka nagagalit dahil napag-alala ko si ate ganun?" Sumulyap muna ito sa kanya bago sumagot. "Hindi ka na bata, Camille. Dapat alam mo nang may mga taong mag-aalala sa'yo na iniwan mo. Wala namang problema ang umalis at sumama sa barkada. Pero sana marunong kang mag-update man lang kung ano nangyari sa'yo. Hindi yung pinaghihintay mo lang sila." Paliwanag pa ni Raymond. Hindi na nga siya bata ngunit parang paslit pa rin siya kung tratuhin ito ng mga sandaling yun. At masakit pa, hindi talaga siya ang inaalala nito kundi ang pag-worry ng kanyang kapatid. Nag-aabang sa labas ng kanilang bahay ang kanyang Ate Jane nang dumating sila. Sa nakitang pag-alala nito, ibig niyang pagsisihan ang pakipagtalo kay Raymond. "I'm sorry, ate," pangunguna niya. "Nalibang kami masyado kaya hindi ko na namalayan ang oras." "Sige na, pumasok na tayo sa loob nang makapagpahinga ka na. May pasok pa kaming pareho ni Raymond bukas." Wika ng ate niya. "Hindi ka galit sa akin? May magagawa ba ang galit ko kung sakali? Ang importante, nandito ka na." "Sorry talaga, hayaan mo. It won't happen again. Promise." 5 araw matapos magbakasyon ang kanyang mga magulang. Bumalik ang mga ito sa Manila. Kapwa sunog ang mga balat nito sa paliligo sa beach. Ngunit kapansin-pansin ang sigla ng mga ito. "Kumusta ang bakasyon niyo, Dad, Ma'am?" tanong agad ni Camille. "Mabuti anak, maganda. Nag-enjoy kami ng husto. Ito lang mami mo ang aayaw-ayaw pa nung una." "Kasi po, ayoko naman kasing iwan dito ang mga anak mo." "Nakita mo naman, nakasurvive sila nang wala ka. Naisip ko tuloy na dapat siguro, mas madalas na nating gawin ang pagbabakasyon mula ngayon." "Kumusta naman dito nung wala kami, Raymond?" bali ng kanyang ina sa binata. "Mabuti naman po, tita. Hindi pa pinasakit ang ulo mo nitong bunso namin?" Lihim siyang sumulyap kay Raymond. "Mas maganda po siguro na siyang tanungin niyo." Sabi nitong sumulyap din sa kanya. "Halos nakakatiyak na akong pinasakit nga niya ang ulo mo." Salo ng kanyang ama, bagaman nakangiti. "Camille, ano bang kalokohan ang ginawa mo nung wala kami?" "I had them worried, Dad." Pagtatapat niya at isinalaysay nga niya ng buong buo ang kanyang ginawa. Akala yata ng Raymond na ito ay hindi siya honest. "Inaasahan kong ipinangako mong yun sa ate mo ha, Camille?" "Yes, Mom." Sumulyap siyang muli kay Raymond, ngunit hindi naman ito nakatingin. "Maluwag naman kami sa'yo ng mami mo ah, hindi ba anak?" Tumango siya. Sa kanyang kalooban, tila nabalik siya sa pagiging 9 taong gulang ng mga sandaling yun. Parang sumbat tuloy na naririnig pa niya ang sinabi ni Raymond nang gabing sunduin siya nito kina Dina. "Hindi ka na bata, Camille." Ang sumunod na gimmick ni Camille kasama ang kanyang barkada ay sa video game shop ni na Chris. "Enjoy ka ba sa paglalaro, Camille?" tanong ni Chris sa kanya nang nagmemeryenda na sila. Tumawag ito sa malapit na pizza outlet at nagpa-deliver ng pagkain. "Oo naman." Halatang nasiyahan ito sa sagot niya. Nahawakan tuloy nitong bigla ang kanyang mga kamay. "Hayaan mo, madalas na natin gagawin to." "Okay," sabi niyang ngumiti pa rito.
Tinitiwan nito ang isang kamay niya, ngunit nanatiling hawak ang isa pa. Sa sulok ng kanyang dibdib, ay may seguridad siyang nadama ng mga oras na yon. Seguridad na ito ang isang lalaki na nagmamahal sa kanya ng totoo. Hindi na niya kailangan pang umamot ng pagmamahal. Hindi na kailangan makihati. Ang dapat na lang niyang gawin ay ibaling dito ang kanyang damdamin. Siguro naman ay hindi mahirap gawin yon. Pareho sila ng mga gusto ni Chris. Pareho ng hilig, ng edad. Isa pa, crush naman niya ito nung una. Noong hindi pa niya nakikita si Raymond. Kayo na ba? Bulong sa kanya ni Dina nang malingat si Chris. Anong kami na? Kayo na ni Chris. I saw the hands. Tudyo nito. Natawa siya. Okay ka lang? Ako talagang okay kahit nakabenda pa tong isang braso ko. Dinala siya nito sa isang sulok na hindi sila maririnig ng ibang kabarkada. Ano? Sagutin mo ang tanong ko. Well, I like him, pero hindi pa kami. Ikaw, kamusta na ang panliligaw mo kay Paul? Siniko siya nang walang benda nitong braso. Hindi pa ako ganun kadesperada ha, pero naiinis na nga ako eh. Baliwala sa kanyang pagpapakyut ko. Minsan, naiisip ko tuloy na baka bading siya. Grabe ka, maraming girlfriends, bading? Eh, wala naman ako nakikitang girl na kasama niya, kahit minsan. Marami raw girlfriends. Balita lang namang lahat. Tingin ko, puro football na lang ang nasa sistema ng lalaking yun eh. Meron naman kasi dyan na all attention sa'yo, as in all. Ibinuka pa ni Camille ang mga kamay. Kaso, hindi mo naman pinapansin. Sino naman? Takang tanong ni Dina. Sino pa? E di yun oh. Inginuso niya ang nakatalikod na si Ron. Okay ka lang? Hindi naman yan ang liligo sa akin eh. Besides, barkada si Ron no? Barkada lang. Parang ganyan din ang sinagot niya nung pinapaamin namin siya ni Chris. Pero take note, nagbablush ka naman. Ewan, balik nga tayo dun. Sabi nitong hatak na ang kamay niya. Libang na libang sila, ngunit sinisiguro niya na hindi siya lalampas sa oras na ipinagpaalam sa ina. Hindi niya babaliwalain ang paalala ng kaning daddy bago ito umalis patungong Subic. Panahon na nga siguro para matutunan niyang maging responsible sa mga ginagawa at binibitawang salita. Siguro, mismo na si Tito Lino, no? Tanong ng Ate Gina kay Raymond habang kumakain sila sa isang sikat na restaurant. Blowout ng binata, gaya ng naipangako nito kapag nakuha ang unang paycheck. Nakakapagtawagan pa ba kayo sa phone? Minsan lang nung kararating ko lang sa inyo. Close ba kayo ng anak ng stepmother mo? Tanong naman ni Camille. Gumalaw muna ang mga kilay ni Raymond bago sumagot. Naalala marahil ang parehong tanong na ibinigay niya rito. Nagkakasundo naman kami. Ano na nga ang pangalan ng stepsister mo? Magkaedad lang kayo nun, di ba? Tanong ni Jane. May stepsister ka? Singit niya. Akala ko ba mga lalaki ang anak ng Tita Fina mo? Isang lalaki at isang babae ang anak ni Tita Fina. At oo, kasing edad ko si Mylene. Sabi nitong sumeryoso. What about you? Napag-isipan mo na bang mabuti ang balak mong pagre-resign sa trabaho? Baling ito kay Jane. Nagulat man siya sa pag-iwas ni Raymond sa pinag-uusapan, mas nagulat siya sa itinanong nito sa kanyang kapatid. Hindi niya alam ang bagay na yon. Sabi ni Ma'am, hintayin ko daw muna yung result ng application sa Alabang Town Center bago ako magbitiw sa office. Bakit pa kung nahihirapan ka na? Kaya ko pa naman, Raymond. Bakit ka biglang nahirapan sa office niyo, ate? Anong problema? Malungkot itong ngumiti. Huwag na nga nating pag-usapan ng tungkol dyan. Baka masira lang ang mood nating tatlo. Come on, let's eat. Hindi niya maialis sa isip na mas malapit pa yata si Raymond at ang kanyang ate. Mas may nalalaman pa ito tungkol sa kanyang kapatid kaysa sa kanya. Naramdaman na naman niya ang munting kirot sa kanyang dibdib. Bigla ring nawalan ng lasa ang masarap na pagkain sa kanyang bibig. Tila silos na silos siya ng mga sandaling yun. Nagkakamabutihan na ba ang ate niya at si Raymond? At dito na po nagtatapos ang ika-apat na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.